Sasabak sa unang liga niya sa Maynila ang 14 anyos na si Earl. High school varsity player siya sa Lucena City, Quezon. Pinaghahandaan niya ang pag-try out sa high school men's basketball team ng isang universidad sa Mayo. Ika nga, baptism of fire niya ito rito sa Maynila. Excited po maglaro. Gusto ko na po maglaro agad. Mangarap ko po na makapaglaro sa Manila kasi po gusto ko po ma-experience yung mga kalaro po, yung mga Manilaan niya. Tsaka po gusto ko po ma-scout ng ibang school. Malalaki ang kalaban pero si Earl nakipagsabayan. Matapos ang ilang minuto, kaya mo sabayan ang kanilang diskarte. Harapan likuran sa kaliwa at sa kanan. Sobrang dalawa, iwan aking kalaban. Inilabas din si Earl. Natalo man sila, marami naman daw siyang natutunan. Although di po ganun gumawa kanina, marami naman po ako na-contribute sa rebound assist. Kahit po hindi ganun kaganda yung game ko, pinakita ko po yung best ko. Focus lang po sa game, tsaka dapat po hindi ka po kabahan. Nakita ko may potential yung bata. Nandun yung perseverance niya para matuto. Kumbaga slim pa siya, pero eventually, pagka nagtagal-tagal siya mag-gym, he would build some muscles na rin. And at the same time, yung power para magkaroon ng lakas sa laro. You should learn to love the game first. Tapos yung skills, magde-develop na yun eh. Isa ang Barangay Ginebra rookie na si Kevin Ferrer sa mga nag-organisa ng liga. Basketball talaga yung first na sports natin dito sa ano. So gumawa talaga ng liga para hindi masayang yung potential nila. And pag nakita namin, syempre, i-recommend namin sa mga schools. Siya mismo, produkto ng isang varsity. Dati siyang bahagi ng UST Men's Basketball Team. Nakakatulong yung pagiging varsity. Una-una, kailangan mo mag-aral. Ayun, maglalaro ka lang, nag-enjoy ka lang sa ginagawa mo, libre ka na sa pag-aaral, makakatapos ka na sa pag-aaral. Advice ko lang sa inyo mga aspiring gustong mag-basketball or gustong maka-abot sa PBA. Everyday, work hard kayo, extra work, kailangan nyo mag-sacrifice para ma-abot nyo yung pangarap nyo. Bilang paghahanda ni Earl sa tryout ay araw-araw siya sa gym. Naging buhay ko na rin po ang paglalaro ng basketball dahil tuwing umaga po, pagkagising ko, pagkakain ko po, pupunta na po ako ng gym para mag-workout. Then uwi po ako sa tanghali para kumain. Tapos babalik po ako dito para maglaro po ng basketball. Makikita akong magiging kasali sa university na pagka-tryout niya kasi sobrang hardworking ng bata na to, sobrang sipag. Siya na nauna sa gym, hanggang gabi nandito pa rin siya. At para mas lalong ganado, nagwo-workout siya mismo sa gym ng kanyang iniidolo. Ang point guard ng Barangay Ginebra na si Scottie Thompson. Sobra po, simula po nung rookie pa siya sa Ginebra, pinapanood ko na po siya nun. Yung rebound skills niya, tapos spin, yung mga spin moves po niya, mga finger roll layup. Pangarap ni Earl na maging tulad ni Scottie. Yung makapasok po sa PBA, yun po yung isa sa pinakamalaking pangarap ko po sa buhay. Pinakitaan naman ni Scottie ng potensyal ang bata. Nakikita ko sa laro niya, talagang magaling talaga siya. Gusto ko ma-experience na yung larong mama talaga kasi bata pa siya. Kasi ganun ako dati eh. Bata pa ako, sumasali ako sa mga matatandang laro. So sana gusto ko siya maasa. Nakikita ko yung sarili ko sa kanya nung nagsimula ako. So talagang wala siya iba iniisip kung laro-laro. Tubong Davao si Scottie. Nadiskubre siya sa palarong pambansa ng University of Perpetual Health System, DALTA.
Naging most valuable player si Scottie ng National Collegiate Athletic Association o NCAA noong 2014. Gaya ni Earl, pangarap ni Scottie na makapaglaro sa pinakamalaking liga ng basketball sa Pilipinas, ang PBA. Wala akong ibang gusto marating kung PBA kasi kumbaga yung PBA, yun na yung aangas mag-aangat sa buhay mo eh. Kasi pay to play ka na eh. So talagang sumasahod ka, talagang matutulungan mo yung pamilya mo at the same time nag-enjoy ka sa ginagawa mo.